Morning guys, and welcome back to my YouTube channel again. And today is May 24, 2022, and for today's vlog, walang ganap. So kanina pa kami nagising, kanina pa kami nakapag breakfast. So as usual, nandito na naman ulit ang asawa ko. Hindi ko alam kung kailan na naman siya pupunta ng office, but yan. So it's 10:30 a.m. na dito. So, anyway guys, maghahanda na ako ng aming tanghalian. Maaga pa naman, pero ihanda ko lang siya para ready na siya mamaya before 12, kasi 12 ang lunch time. Nilagay muna natin itong mga plato dito sa ano. Guys, bundat na ako dahil look yung tingnan yung tiyan ko, oh. 8 months na. 32 weeks. Ang laki ko na. Walang kung babalik yung dati kong katawan. Pero sana lang, di ba? Manas na tayo, guys. Manas na ang buntis. Lagay lang muna natin yung mga plato dito sa... Guys, masarap na ang aking pulong kasi hindi ko alam, basta nung mula nung nag 30 weeks ako, parang sumasarap na yung tulog ko. Dire-diretso na siya. Guys, so eto, meron tayong mint. Ugasan ko muna to. Gagawin ko siyang juice. Mint and gagawa ko ng lemon mint na juice. Tapos, ito. Ayan. Paghahalo-haloin ko lang yung mamaya ito. Zucchini. Tapos, yan. Tapos, ito. Gagawin salad. So, paghihiwalayin ko na siya. Meron din sa Pilipinas nito eh. Inihahalo natin sa itlog. Sa itlog. Ayan. Pero, dito, ginagawa lang nilang salad, kinakain nilang ganitong fresh. Masarap siya. And guys, sigasan ko lang kung ating mga gulay. Magkakape ulit ako. Nakakadalawang kape ako sa maghapon. Tapos babalikin ko na lang kayo mamaya. See ya. Guys, ready na siya. So, mamaya ko na lang siya guys, aanhin. Gagayat-gayatin. Pag mga alas 11:30 na. Magrelax muna tayo. Wala akong linisin kasi naglinis ako kahapon eh. So, relax ngayon ang intay. Kain muna tayo ng banana. Hindi ko sinasara tong yung bintana namin. Nakikita ako ng neighbor. So, ayun guys. After 1.5 hours, ready na ang ating mga gulay. Hiwa tayo ng bawang at sibuyas para dito sa ating lulutuin ng mga gulay. Naman ay susunod natin magpapinit ng kawali at nagyan natin ng mantika kapag mainit na. Tapos ilagay natin ang bawang at sibuyas na ating hiniwa kanina. Ayan po siya. And of course, meron tayong tomato sauce and tomato paste. Ilagay natin ang tomato sauce kasi wala tayong fresh na tomato. Natin maluto ang ating
gulay, gawin natin ang ating salad. Ayan, isang pirasong bawang yan, dikdikin natin. Tapos meron tayong Jasmina yogurt, tapos yung leaves, na green leaves. Hindi ko alam kung anong tawag dito, guys. Comment down below. Ayan. Paghaluin lang natin yung yogurt at bawang, tapos ilalagay natin dito sa leaves na to. Siya ng ice. Kunti lang kasi hindi kami mahilig sa malamig. Sunod natin ang mint. Kunting sugar lang kasi hindi rin kami mahilig sa matamis. Kunti lang siya, guys. Then, ang ating lemon. Isang piraso siya, guys. And hiwain natin siya ng apat. And then, of course, ang ating 2 glass of water. Dahil dalawa lang kami iinom. So, dalawa lang siya na malaking glass. Okay na, guys. Kulain na natin at kuhanin lang natin ang tubig. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Ayan, guys. We're done. We're just waiting to cook our zucchini mixed vegetables. Tapos yung salad and my juices is also done. So, maglilinis lang ako konti and then kakain na kami ng lunch. Meron kami ng lunch. And mamayang gabi, gagawa ko ng onigiri, which is like big, ano tawag doon? Big sushi. Yun yung lagi kong kinakain sa Japan. So let's see kung kaya kong gawin siya. Let's try lang, guys. And kakain na kami, guys. So ayun, guys. Katatapos lang namin kumain ng tanghalian. And mai-share ako sa inyo, guys, na dapat yung expect na dito sa Turkey. Yung cargo ko, diba, sinabi ko sa inyo yung package ko. Kahapon ko pa siya hinahantay. Actually, last week pa siya dapat na-deliver. Pero ayun nga, guys, hindi nila dinideliver dito sa bahay. And alam ko kung ang dahilan kung bakit ayaw nilang i-deliver dito sa bahay. Kasi nga, dalawang malaking carpet. And ayaw nilang magbuhat. And alam din nila na ang tao dito ay buntis, hindi sila matutulungan. Kasi kapag ganyang mga mabibigat, tumatawag sila tapos magpapatulong sila. Hindi sila magpapatulong, kundi idadrop-by lang nila dyan sa labas tapos ikaw na ang bahalang mag-akyat dito sa taas. So, yun yung reason nila kung bakit ayaw nilang dalhin dito sa taas. And nung last week ko pa siya hinahantay, guys, hanggang ngayon di pa nila dinadala. Nag-report na ako sa doon sa pinag-orderan ko, gagawin daw nila ng paraan. Mag-wait lang daw ako ng one day pa. So, mag-wait na naman ako ngayong araw na to. Pag hindi nila diniliver, hay nako, nainis na talaga ako. And actually, guys, tumawag na ako kaninang umaga doon sa cargo company. And tinanong ko kung nasan yung cargo ko, bakit sa online is delivered na siya. Natanggap ko na siya, as in ako yung nag-receive kahapon. Hindi ko naman siya na-receive. Maghapon ako nandito kahapon, hindi nga ako umaalis kasi niisip ko na darating yung cargo ko. Tapos baka biglang dumating, tapos wala ako dito sa bahay, diba? So, ang sabi is, nandun daw, kunin ko daw doon. Sabi ko, hindi ko makukuha yan kasi buntis ako. Tsaka wala akong sasakyan, sabi ko. Tapos sabi niya, okay daw, dadalhin daw ng Saturday. Sabi ko, hindi pwedeng sa Saturday kasi meron ditong pasar, meron ditong market sa baba. Hindi niyo ma-deliver dito. And then sabi ko, naghahantay na ako ng last week pa, tapos hindi pa nadi-deliver. Tapos, sige daw, kakausapin daw yung mag-deliver kung madi-deliver na today. Kung hindi pa nadi-deliver ngayon, kukontakin ko na naman yung company na pinag-orderan ko, sabihin ko yung reason kung bakit ayaw nilang kuhanin. Ayun. So, na-stress na ako dyan. Ayan, shout out dito sa Minigi Cargo na yan. Yan yung pinakapangit na cargo. Ito yung pinakapangit na cargo na branch dito sa may Maltipe. Kasi nakita ko rin yung mga reviews nila, guys. Ang pangat din ng review nila. Parang lahat ng mga review doon, one star lang ang sinasabi. Ganun nga daw. Sa internet, sasabihin, deliver na, hindi naman pala. Tas, ikaw ang papupuntahin doon sa kanilang branch para kuhanin yung package mo. Ganun.
pag namang mamaliliit na mga bagay lang in order mo, yun, dinideliver nila, bilis-bilis nilang mag-deliver dito. Pero pag mga ganyang mabibigat, ayaw nilang i-deliver. Kaya sabi ko, kung hindi nila i-deliver dito, isasoli ko na lang. Bahala sila, di ba? Ayun nga lang, hinahantay ko kasi yun last week pa, hindi pa dumarating. Tagal-tagal na nun eh. Para makompleto na din sa bahay, para makapag-house tour na ako. Hindi ako makapag-house tour kasi nga kulang pa. So anyway, hantayin natin ngayong maghapon, tapos bukas, pag wala pa talaga, doon na tayo umaksyon. Ayun, doon na tayo magreklamo. Talaga ng bunggang-bungga. Nagreklamo na nga ako eh. Pero hindi pa masyadong reklamo-reklamo. So ayun guys, that's the end of our video today. Hindi ko na i-video ang ganap mamayang gabi kasi wala lang. Magluluto lang ako mamaya ng dinner. Hindi mamamalengke ako. Siguro i-share ko yung short video na gagawa ako ng sushi. Wow, sushi. Yes, gagawa ako ng sushi today. Let's see kung kaya kong gawin yun. Let's try lang, di ba? Ayun. Tapos pupunta ako ng market kasi wala kaming bread. And something to cook for tomorrow. Kasi wala rin lulutuin for tomorrow. And my husband is still working at home tomorrow. And then by Thursday, meron akong lakad. Pupunta ako sa kaibigan ko. Kukunin ko yung mga bibigay niya sa akin para sa baby. And then, my husband is also going to office on Thursday. So, ayan, ang ganap namin next day. The next day. See you tomorrow vlog. Bye! Thank you for watching, guys!